Nagkaharap nga po ngayong araw mga amigo sa kanilang unang press conference sina Unified World Welterweight Champion Errol "The Truth" Spence at WBO Champion of the World Terence "Bud" Crawford. Ang nasabing laban ay upang koronahan ng kauna-unahang undisputed welterweight champion sa 4-belt era sa darating na July 29 sa Las Vegas, Nevada. Sa kasagsagan ng presko, nabanggit ni Terence Crawford na wala pa daw sinumang boksingero ang nakokoronahang undisputed champion sa dalawang magkaibang dibisyon. Ngunit siya ay kinorek ni Trainer of the Year Derek James ang head trainer ni Errol Spence Jr. at sinabing si Teofimo Lopez Jr. ang kauna-unahang boksingerong nakagawa nito. Pero welta ni Terence Crawford, paumanhin Derek James, lineal champion si Teofimo, pero hindi siya undisputed. So sino nga ba ang tama sa kanilang dalawa mga amigos? Well, kung ako po ang tatanungin, tama naman po si Terence Crawford sa papel o record books. Hindi po undisputed si Teofimo Lopez Jr. sa lightweight at maging sa super lightweight o junior welterweight division. Ang nangyari po kasi kay Teofimo Lopez Jr. sa lightweight division ay ginulo ng WBC ang senaryo dahil sa pag-elevate kay Lomachenko as WBC franchise champion. Isang belt na gustong gawin ng WBC na mas mataas daw kaysa sa WBC world title. So balit hindi ito kinikilala ng karamihan. Kung ang ginawa lang sana ng WBC noon mga amigos ay pinaghintay muna si Devin Haney bilang mandatory challenger sa mananalo sa bakbakang Teofimo Lopez at Vasily Lomachenko, eh wala po sanang naging problema. Naging undisputed sana itong si Teofimo Lopez sa lightweight division matapos niyang talunin si Lomachenko. Sa super lightweight naman po mga amigos o junior welterweight division, nagkataon naman ng kanyang makalaban si Josh Taylor, ang former undisputed champion sa 140-pound division, eh binakante nito ang IBF, WBA at WBC. Itinira lamang niya ang WBO at Ring Magazine belt. Kaya nang talunin si Josh Taylor ni Teofimo Lopez Jr. noong linggo, eh hindi niya napanalunan ang pagiging undisputed champion o hindi niya naagaw ang koronang yon kay Josh Taylor. Pero kung hindi po inelevate ng WBC noon si Vasily Lomachenko as franchise champion at hindi po binakante ni Josh Taylor ang kanyang WBC belt, WBA at IBF, 2-division undisputed champion sana ngayon si Teofimo Lopez. Pero sa darating na July 29 po mga amigos, may pagkakataon si Terence "Bud" Crawford na maging kauna-unahang 2-division undisputed world champion dahil siya po ay naging undisputed sa junior welterweight division. At ang mananalo sa kanilang bakbakan ni Errol Spence Jr. ay tatanghaling undisputed welterweight champion sa 4-belt era. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko, sa bayan, pabalag ako para sa bayan, basagan na bungo para sa akin, putek, pabor, pangayan. Magang Reno TV.